Okay, good day mga ka-technician. So may isi-share lang ako yung TCL ulit natin na nabitin kayo dun sa EO error. Ayan o. E0. So nagkataon na nagkasunod-sunod yung dumating na TCL naman sa atin na board. So ito yung isa na papakita ko sa inyo yung dahilan. So ang E0, confirm natin na communication failure. So sa communication, hindi lang sa wiring, sumaring nanggaling sa outdoor or pwede rin manggaling sa indoor. So depende sa tinamaan. Kung patay ang outdoor, E0 ang lalabas. Kung may fault ka sa indoor, sa papunta ng communication o palabas ng communication, E0 din ang lalabas. Ayan, so malaki ang sakop ng E0 o yung E-on na tinatawag natin. Okay? Ayan, so bago kayo pakita, meron lang akong isang, ayan, isi-share na board. Ayan, familiar na siguro kayo sa design na ito. Ayan, common board lang ito. Noong window type na ganun, yun yung board na window type. Ayan, ito, yung window type na yan. Okay. So, pinatay ko muna yung unit. So, makikita nyo ito kasi itong board na ito, iisang unit ang pinanggalingan. Yan. So, ito yung luma. So, nagamit yata nila pagkakabit ng isa, nasira din yung isa. Yung bago. So, ito yung bago. Ang naging problem na isang masakit. Sabi nga, napakasakit Kuya Eddie. Eto, mapofocus mo ba yung yan. Nag-shorted ang MOSFET niya. Ito. Yan ah. So, nag-short yung pinaka-MOSFET. Yung regulator MOSFET. Pumutok ang fuse. Yan, open si fuse. Yung isa, yung pinagpalitan nila, yun din ang problema. Yan ah, shorted din siya. Yan. So, ibig sabihin, iisa ang sakit ng board. So, ito yung luma, ito yung bagong palit, bumigay din. So, ang problema nating isa dito, hindi ko alam kung anong dahilan. Ayan. So, maaaring may problema ang pinaka-control board niya dahil kapapalit lang, bumigay na siya. So, ang isang napakasakit Kuya Eddie na sinasabi natin, yung supply ng system shorted. Ito, oh. Yun. So, i-reverse natin. Dapat hindi siya papalo. Ito. So, parang pwede pa yata itong isa na to. Yun. Shorted. Pag-reverse, yun. So, ibig sabihin, yung supply na ito, papunta doon sa system natin. So, dinamay si system, sira ang MOSFET. So, hindi advisable i-repair kapag ganito. Yung isang board, ganun din. Ito rin. So, chinek na namin ito. Itong isa, inaktuala namin ng MOSFET kanina. So, ayan o. Ito rin ang dahilan. Ayan. So, shorted din siya. Kaya, wala tayong ibang magagawa dito kundi palitan ng bago. Ayan. Okay. So, ito yung isa naman na nag-EO. So, actually, chinek ko ito kanina. Ang laman sa ilalim, itlog ng butiki. Ayan. So, bubuksan natin. Ang naging shorted sa kanya, ito rin. So, kung maalala nyo, nilabas kong video kahapon, nagpalit din ako ng MOSFET, ayan ah. Ito, shorted din siya. And yung doon sa diode, nag-short din. Ayun. Okay, so papalitan ko ito ng MOSFET. Kakalasin ko lang muna siya. Yan. So, hindi ko na ikakat ang video ha para makita nyo kung paano natin pinalitan. Medyo mahaba ang video dahil hindi na tayo magkakat pati pagtatanggal ng piyasa.
Yan. Yan. Okay, ayan o. May natira pang itlog ng butike. Makikita nyo. Yun. So, bago lang itong board na ito. Actually, pasok pa yata ito sa warranty. Kaya lang, nagkaroon ng aberya doon sa installer. So, hindi na ipasok sa warranty. Kaya napunta dito sa amin. Ayan. So, may mga pinaglimliman pa ng butike. Ayan. Eto. So, kaya pinakita yung isa natin. Mapapansin nyo yung design ng board na ito. Diode, MOSFET, and yung isang maliit na diode. Pag tinignan nyo yung galing sa window type, halos walang pinagkaiba. Oh. Kita nyo. Ngayon, kung nag-troubleshoot ka nito, ganun ma rin siya itina-troubleshoot. Okay? So, yan yung IPM. IPM, MOSFET, yung regulator, yung diode, and yung isang diode na maliit. Ayun, ganun din siya. May diode na maliit. Ayan. So, halos kung titingnan nyo, nakahiwalay lang dito yung reactor. Ito yung reactor niya, naka-built-in sa board na. Ito, nakahiwalay ang reactor. Ayan. Okay. So, hindi kayo mahirapan sa troubleshooting. Kung alam nyo yung ganito, ang pang-window type, masusundan nyo rin yung ganito. Ayan. So, dahil shorted doon sa papasok natin, doon sa may diode na yon, ibig sabihin niya, pinutok ang fuse. Yun. Okay. Tingnan natin. Kita ba? Kita, boss. Yun. So, ang cameraman ko pala is si Boss Dado. Na-promote na siya. Cameraman na. Tinuruan natin mag-cameraman. Ayan, open din yung fuse. Yan. And yung papasok doon sa diode, ito yan, kung makikita natin ng malinaw, ayan, so masusubukan natin yung pagsashot ni Dado. Ayan yung shorted, kita doon sa palo ng tester. Kita, boss. Yun, so ang galing ng cameraman ha. Yun, kapag pa short doon, ibig sabihin yan, shorted yung primary. Mag-open ang fuse. Yan, open. Okay, so kakalasin ko muna ito. Ay, soldering. Dapat pala ako nag-cameraman, ikaw ang gumawa eh. So, kakalasin ko lang ito. Kadadating lang din ito kanina. So, sinalang ko lang. Para may pakita sa inyo, ito yung from Bulacan. Bulacan. Ayan, Bastos Bulacan yata ito. Ayan. So, ito yung MOSFET. Hindi ko na ikakat yung video na yan. Pagtsaga nyo ng mahaba ha. Dire-diretso na natin. Dire-diretso tayo ng pitimba ng balot ah. Okay. Ayan. Yun. So, i-double check natin ito. Ganito yung naging problema ko doon sa isa yung ginawa ko kaya naputukan ako ng MOSFET. Yan o. So, kapag chinek natin, kapag nakakabit siya doon, shorted. So, kapag ka tinanggal natin, good si diode, ayan ah.
Yun. So pag na-reverse natin, dapat wala. O yan. O. So good si diode. Ang shorted lang talaga natin, ito. Yan. Ito yan. So shorted si MOSFET. Ngayon kasi pagka ganito, gagawa kayo katulad nito. Kung nag-short si MOSFET at yung tinester nyo is si diode is good din, palitan nyo na rin kasi mura lang naman din ito eh. Hindi naman kasing mahal nung MOSFET natin. So ito based lang doon sa experience ko. Nakadalawang palit ako ng MOSFET doon sa isang ganito yung ginawa ko nung nakaraan. So dahil si diode hindi ko pinalitan. Ang pinalitan ko MOSFET lang talaga. So ilang minuto lang bumigay si MOSFET. Tapos kinabitan ko ulit ng MOSFET. Bumigay na naman si MOSFET. So yung pangatlong attempt ko pinalitan ko na pati si diode. So nag-normal yung unit. Ayan. So may mga spare parts kasi katulad ng mga ganyan. Minsan kahit i-tester natin, hindi mo makikita yung eksaktong value or kung defective talaga siya. Ayan. So kaya ang ginagawa ko ngayon doon sa mga ginawa ko, sinabay ko na napalitan. Ayan. So kukuha lang ako ng spare parts. So yun yung diode. Ang problema ko, ang MOSFET yata, wala na akong stock nung iba. Ito yung ayos. So makikita nyo, ito yung bagong MOSFET natin. Para lang makita nyo pagka chinecheck natin. Ayan. So makapapansin nyo, magkaiba na itsura oh. Pero ang value niya parehas 40N60. 40N60 din ang value. Yan oh. So yung kabila meron din siya. So dapat pag na-reverse natin, wala. Yun. So itong isa meron. Yung isa, yung bago, hindi siya pumalo. So ibig sabihin good ito. Yan. So pinakita ko lang ng actual na pag-check para masundan nyo kasi medyo mahirap i-check ito eh. So ang gawin nyo na lang kapag nag-check kayo ng MOSFET, i-reference nyo yung defective dun sa good. Yan o. Katulad nung ginawa ko. Para masundan nyo lang. Ayan. Kasi yung mga veteranong technician, dito pa lang alam na. Ngayon kung nagdududa kayo, i-paris nyo yung or i-reference nyo yung bago. Okay? So sa diode, ganun din naman yan. So ito lang, pag chinek nyo, katulad nito, sabi ko nga, good si diode, pag check natin dito, pero based dun sa pagkaka-experience ko na pinutukan ako ng MOSFET, so kailangan palitan nyo na rin. Yan, sapayin nyo ng palitan yung dalawa. Ito. So ito yung dalawang defective natin. Okay, so isasalpa ko na lang muna ito. Lang naman. Kailangan lang mailapat nyo ng maayos. Asa yung LED natin, boss? Okay.
Yan. Okay, so sa nagtatanong ng soldering pala, kung saan daw namin nabili ito, sa Quiapo lang po ito meron. Yung ganitong klase na 60 watts. Kasi pag ginamit nyo yung 40 watts lang, hindi nyo ito malulusaw. So ang ginagamit ko 60 watts. Yan. So yung ganitong klase kasi kapag ka napundi yung filament niya, pwede nyo siyang palitan, may nabibili. Yung tip, pinakadulo niya may nabibili rin. So pwede siyang palitan. Kaya ito tumagal na sa akin. Kapag nasisira yung filament, pinapalitan ko lang. Yan. Ito, may ingay yung bata eh. Okay. So dahil damay din yung fuse, papalitan na natin si fuse. Yung 15 ampere lang yung fuse niya. Kaya tayo ng 15. Eto. Dali lang ah. Okay, so papalitan natin ang fuse. So yung ginawa ko, kinat ko na lang yung paa ng fuse. Tapos inihinang ko yung ito, yung bagong fuse natin. So ayan, kung maganda yung soldering nyo na ginagamit, may babalik nyo siya na parang original or wala yung parang tai-tai dun sa pagkakahinang. Ayan o. Okay, so parang original na fuse din yung binalik natin. Ayan. And sisiguraduhin nyo lagi malinis ito. Siya bagay bago pa naman ito. Kaya makikita nyo malinis. And yung pinaka ito, yung mika natin, titingnan nyo kung walang ground or hindi lumalapat sa metal. Ayan. Okay. So yan lang naman yung common na nagiging problema lagi niyan or doon sa power supply. Parehas din siya. Titingnan nyo nga itong board na ito, halos the same pero ibang brand. So makikita nyo yung isolated na power supply. Ito yung may chopper. Kung walang power, so yun ang regulator, yung maliit na IC. So yun lang ang papalitan. And syempre yung fuse. And i-check nyo lagi yung MOSFET na yun. Yun. Dapat na ilalapat yun ng maayos. So kaya ganito yung ginagamit ko kasi may adjustment sa yung higpit ng mga tornilyo pare-parehas.
hindi mas mahigpit o yung iba. Kasi minsan ay lalagay dito nakakawang. So pwede rin yung isang naging dahilan, nakakawang ito. Nandiyan yata ilalamog. I-post mo na muna. Ayan. So, naka-assemble na yung unit natin. Tingnan na lang natin kung magpa-power. Okay. Ito yung indoor. Okay, subukan natin saksak kung sasabog. Eh, teka, double check muna pala natin kung may shorted. So, ito lang yung check nyo kung may shorted kayo dito. Yung N and L natin. Yun. So, wala naman. So, pag may shorted dyan, puputokin nyo ulit yung fuse. So, dito pala makikita nyo kung may shorted dyan. Yan. Kasi yung line na yan, papunta lang yan dito. Yun o. Oh. Yung L, papunta lang din yan dito. Yun. Doon sa diode. Ito yun, oh. Yan. So, hindi kayo mali dito. Dito pala, kita nyo na yan. Yung line na yan. Ito. Tingnan nyo yan. Diba? Meron. Ito yung tester. Yan. So, yung L. Ito. Yun. So, makikita nyo, medyo mababa kasi dadaan pa ng relay ito. Yun. Yan. Okay. So, pwede nyo siyang i-check dito kung may shorted. So, wala naman tayong nakukang shorted na dito. Secondary, wala na rin. Yan. Okay. So, subukan natin isa-isa kung garantisabog na. Yung. Lulusin ito sa saksakan ko. Yung. Ayan. Okay. So, ayan ha. Ewan kung makikita nyo, nagkaroon ng indicator. Ayan, nawala. Babalik siya mamaya kapag nag-on. So, kukuha tayo ng voltage reference tayo. Gamitin ko muna itong test prod. Okay. So, sa voltage reference naman, parehas din yan. Kung may alam nyo ang voltage reference yung ganito, the same din yan. Yun, mandar na yung pan. Oh. Yan. So, yan yung 317 o supply ng ating capacitor. Okay. So, sa secondary supply, ito yung 5 volts. Hindi dumikit yung aking solder. Ay, ano? Yun, 4.9. Ito yung 15. Yun, 14.6, 14.7. So, meron tayo niyan. Ang 12. Yung test prob, boss, dumadaan sa ano? Sa panmotor. Okay lang yan. Okay lang. Ayan. So, ito yata yung 12 natin. Yun. So, yun yung 12. May nakalagay na, na ano dito, oh, voltage reference. Tingnan mo kung maipo-focus mo. Bunutin ko lang, ha. Ayan, may mga nakasulat yan. Katulad nito, 5.
Ewan kung makipipo-focus natin. Meron yan dito, 5 volts, 12 volts, yung 15 volts ito. Yan, medyo ano lang siya, maliliit. Yan, hindi natin mapokus ng maayos. Pero meron siya, madali naman makita. At ang labanan naman lagi ng problema niyan, nandito lang, sa MOSFET, doon sa diode, or doon sa regulator power supply. Yan, kung nandyan, or doon sa IPM, IC, ito, yung IPM. May subukan kong lagyan ng compressor kung haandar siya. So, nag-run na naman yung ating pan, ito. Okay, so W is blue. Yun. Ang B niya is yellow. Black U. Okay. Okay, so subukan natin paandarin ulit. Ayan, so subukan lang natin kung magra-run ang compressor. So, yung mga error naman ito, naipakita ko na nung nakaraan. So, yun, sakto yung mga error niyan doon. Yung nilabas natin yung mga nakaraang video na TCL. Ayan, so ito, EO error din yung lumabas sa kanya. Pero, ang problema naman, dead set yung pinaka-outdoor natin. Or patay yung pinaka-outdoor. So, dahil walang ma-detect yung communication natin, kaya lumabas yung EO. O yung E0 error. Ayan. So, nagra-run na yung ating pan. Ito, maandar yung pan. Antay ko lang mag-run. Ito, mandar na yung pan din doon sa outdoor. Yun. So, mandar na rin ang compressor. Ito. Okay na. Ayos. Ayan, wala nang error na lumalabas. Maandar ang pan, maandar ang outdoor pan, maandar si compressor. Okay? So, patayin na natin. Ayun, so ganun lang kasimple yung ginawa natin. Simple lang kung titingnan natin. Pero medyo mahirap din ang troubleshooting. So inulit ko lang ito, katulad kasi nung ginawa ko, kaya pinakita ko. So pag nakita nyo na MOSFET lang ang sira, isabay nyo na si diode kasi naninira ng MOSFET kasi ito sa isa. Ito pa yata yung unit na yan, oh. Yan, oh. Andito pa, hindi pa nakukuha. Pero good na yan. So, ang naging problema ko naman dyan, yun nga, parehas din siya ng symptoms, parehas din. Hindi ko pinaltaan kaagad ng diode. So, nasibakan ako ng dalawang MOSFET. Ayan. So, pagkapalit ko yung pangatlong attempt, pinalitan ko na lahat. So, nag-normal na siya. Okay na. Ayan, so madali lang dahil kung susundan nyo kahit doon sa window type, yung mga bagong board, actually mga bago pa lang ito, mga isang taon pa lang daw to. So, kaparehas din ang pagkakadisenyo ng mga dating labas. Ayan. So, kung may pagkakaiba man, yung pagkakadesign lang, pero yung spare halos the same. Yung parts nito, pwede nyo gamitin dito. Ayan, pati sa regulator o sa MOSFET, compatible siya dito. Parehas. Ayan, okay na. Mandar na naman yung unit. Ayos na, Bustado? Yes! Okay.